Phoenix. Thunder. Matagal-tagal ko na rin hindi nagamit tong ating weighing scale. So, nawala na siya ng karga yung battery niya. So, since hindi naman natin ito madalas ginagamit, okay na tong King Ever lang, mumura yung battery. Para lang matry natin yung mga timbang. Nag-contact ako noon, parang 3 years ago pa eh. So, testingin uli natin ngayon. Ito no guys, meron tayo dito 10 cube. Ang King Kong puno or King Kong loaded ni Reden. So, Reden Pyro, ayan. So, matagal-tagal ko na rin hindi nagamit tong timbangan natin. So, meron ako dito isang sample ng regular ng King Kong Arco. Ayan. Arcong bato sa may Valenzuela. So, ikukumpara natin to sa isang gawang bukawi na loaded. So, tagal-tagal ko na hindi ginawa itong pagtitimbang na ganito. Pero ito, para sa inyo. Gawin natin. No? Para sa mga nagbabalak umorder kay Papa Reden. So, kanina nagbukas na ako kanina nito. No? Nagbukas na tayo kanina nung isang Reden na King Kong. So, lalagay ko na lang dito. No? Tabi natin dito yung mga item. Kasi medyo ano dito? Ayan. Ano natin? Dito mo dyan, zero. Dito box na. Dito pala nakikita mo na medyo mataba siya, no? Hindi ko alam sa pagkakagawa lang. Kaibahan pala nito, no? Sa mitya niya, hindi siya yung isang buo na finold. Dito pinutol nila. Tapos nilagyan ng dalawang mitya. So, basta pansin ko lang sa gawa nila, pinofold nilang ganyan. Siguro, mass production na rin to eh. Ito yung mitya nila, fuse. Hindi siya isang buo. So, ito, timbangin natin, no? Oho, tapong pa yata. Hindi naman, konti lang. Ang dami, oh. Puno. Pero 11 grams lang siya guys. Puno na, wala na siya naman. 11 grams nung kay Papa Reden. Set aside na. Ito yung regular ng ito yung 2 years ago pa to. Kasi yung ngayon medyo bawas na eh. So, ito yung old stock ko. Kasi ito yung wala pang usong yung mga batang gumagawa. Kasi ngayon medyo bawas na yung gawa niya. Mura nga binibenta nila. Pero bawas na yung flash powder. So, ayan. Mapapansin mo, no? Mas maayos yung pagka-fold nito. Ayan. Pwede siya na kayo sa camera kasi nasa dibdib ko siya, no? Meron lang akong bracket. Meron lang akong mounting. Oo, wait lang. Pause ko muna. So, ayan. Kinuha ko lang yung lalagyanan. Doon sa regular na King Kong ng Arco, magkakatalo din yan sa timple. Ito yung fuse niya. Isang buo yan na tinupi. So, wala talagang palya yan. So, ito yung laman na regular na King Kong Arco. Actually, more on devil powder. Yan. So, 3 grams tong lalagyan. So, namatay yung ating pero minus 3 grams na lang. Minus na lang natin 3 grams yung lalagyanan. So 12. So 9 grams yung itong sa King Kong Arcong bato. So 'di ba? 2 grams lang yung pinagkaiba nila. Saka ito more on devil powder siya. Kita mo. Yung kay Reden
Ito yung kay Redel, no? Sa Bukawi na King Kong. Ito naman yun sa Arcong Bato. May halong ano to, yung silver powder. Kaya medyo light siya. Mas magaang din yan. Mukhang marami, pero yung weight niya is mas magaan. Yun yung nilalagay sa Kuwaitis na powder para mas mukhang marami. Pero ito solid kasi more on ano siya, oh, devil. Malakas to, kaya sa suggestion ko, huwag ka na bumili ng ano, kabase. Pinakasulit na tong ano. Pinakasulit na talaga tong King Kong. Sulit naman pareho, Bukawi made or sa yang sa Arcong Bato, pareha sulit. Kasi kahit loaded to, hindi naman ganun kamahal, 150 lang ang isa. So, yun guys, yun lang. Yun lang uli ako nag-video nito, no. So, ito yung ano pa natin. Babalik natin, testing ko kaya sa malayo. Sa malayo ako magsisindi. So, yun na guys, na curious lang ako dito sa fuse ng King Kong na made in Arco, Valenzuela, versus dun sa King Kong ng Bukawi, Bulacan, na gawa ni Reden. So, kasi ever since nung nag-start ako maggawa ng, ay, bumili ng King Kong, 2008 pa, no? So, sanay ako dun na pag sinindihan mo, nag-aapoy talaga yung mitya nun. Nagulat ako nung sinindihan ko itong sa made in Bukawi na 2024 gawa. Sobra bilis, or hindi naman sobrang bilis, eh. Kukumpare lang natin kung bakit siya ganon, ano. So, unahin natin itong ito. Unahin kong sindihan. Hindi dapat ako gagawa ng content na ganito, eh. Kaso, para lang aware kayo, no? Ito yung made in Arcong Bato. Ayan, nag-aapoy ang ikita mo, di ba? So, ito yung gawa sa Bukawi. So, yun. Yun yung pagkakaiba nila. Sa chemical yan, sa timpla nila. Pag actual na, na may, ano yan, medyo parang mas mabilis to, no? Pero safe pa rin naman dahil mahaba siya. Pero mas type ko yung nag-aapoy katulad dito sa Arco. Ever since na bumili ako niyan, 15 years ago, ganyan na siya. Nag-aapoy. So, size 8 yung gamit nila, parehas naman na ano, eh, na lubid or yung pinaka yarn. So, nagkatalo na lang yan sa timpla nung pinaka ginamit nilang chemical dyan. Flash powder tsaka nung kung ano man yung timpla nila. So, yun lang guys. Sample natin. Tatlong King Kong na Arco. Putang ina mo. Ang tulid. Sa pauli nung galing kay Reden. Mukhang malakas din naman to, eh. Ingat lang sa pagsindi. Lakas, grabe. Uy, lakas, grabe. To Arco tsaka Bukawi, para malaman nyo, para makita nyo rin yung comparison ng mitya. Sa Arco kasi nag-aapoy, eh. Sa yung kay Reden, ano, eh, parang kuitis. Pero sa sabog, halos parehas lang naman yata. Ayan, nakita mo, nag-aapoy. Grabe. Last.
Mahina ang King Kong dito kasi masyadong malaki. Takbo, putang ina, tumimit siya nun, no? Puta, so.